Welcome back po sa aking vlog. Ako po si Abdon Didilia. Sa lahat ng mga bago pa lang sa aking dito sa aking videos ay gusto ko lang po kayong imbitahin. Sana po ay mag-subscribe kayo at i-share nyo na rin po sa mga kaibigan nyo or sa kamag-anak nyo na dumadaan ng pagsubok na katulad ko ay sinubok ng pananampalataya and at the same time ng matinding karamdaman, pero ngayon po ako po ay magaling na, ako po ay survivor na. Nagkaroon po ako ng lung cancer stage 4. Dito po ako na-diagnose sa Korea. Ngayon po ay gusto kong i-share din lang sa inyo kasi maraming nagtatanong sa akin na, sa messenger. Maraming nagbe-message sa akin kung ano-ano nga daw yung mga tungkol naman sa kinakain ko sa yung mga kinain ko, mga yung lunch ko, yung hapunan ko, yung kung ano yung mga kinain ko. So, yung previous videos ko po tungkol sa mga prutas, yun nga, prutas lang muna ang kinain ko for 6 months. Ngayon po, after 6 months, dahil nung 6 months kasi na yun, talagang prutas lang ang kinain ko, pero tapos yung sinasabi ko lagi na yung ginger tea. Ang nangyari noon at poor cycle pa lang, ang galing na, ang ganda ng improvement sa akin ng gamutan ko, kasi ultimo rin yung doktor, nagulat din sila sa akin dahil nga di ba terminal cancer na ako, tapos binigyan na ako ng 3 months na lang para mabuhay daw, hindi na nila kayang gamutin. Pero dahil sa lakas ng loob ko rin, dahil sa panalangin ko, ay humawak din ako doon. So, siyempre, hindi lang naman siyempre puro dasal. So, siyempre, gagawan ko rin ng paraan kung ano yung mga, para hindi rin naman ako magutom. So, sabi ko nga, poor cycle pa lang, ang laki na ng improvement ng ako, ng ano ko, ng mask ko, yung vocal sac sa lungs, ay mula sa ganito kalaki, ay ganito na lang, bigla siyang almost 50% ang nawala or 60% ang nawala. So, dahil siguro sa maganda yung diet ko rin, maganda rin yung mga ni-intake ko, so siguro, kumbaga tulong-tulong lahat yun. So, katulad ng mga, hinasabi ko nga na prutas na lahat naman, na lahat muna prutas for 6 months, and at the same time, ngayon kasi after 6 months, nagta-try na rin ako ng kanin. Pero hindi talagang siguradong puro kanin nga pala. Kumbaga parang nagkakanin lang ako kunyari sa isang linggo isang beses. Ganun lang ang kanin ko, kasi lagi kong sinasabi ko rin sa ibang mga sa mga naunang videos ko, yung iba siguro kasi hindi pa nila napapanood. Ang replacement ko po doon sa kanin niya ay ginagawa ko ng yung patatas saka saba. Yung saba, kahit mahirap kumanap ng saba dito, may mga galing sa Pilipinas na saba. So bumibili ako noon, tapos yun ang nilalaga ko. Sa bawat kain ko, at least dalawa, tatlong saba, ganun ang kinakain ko para lang hindi naman ako magutom. Pero at the same time, may prutas pa rin yon. Kung halimbawa, kakain muna ako ng prutas bago kakain ng saba at saka ulam. Ngayon, ang iano ko naman kasi, nagtatanong kasi yung iba yung tungkol sa ulam. Sabi ngayon kasi yung iba, kumakain daw sila ng sinigang na may mga taba. Sabi ko, ako nagsisigang din naman ako, pero yung karne kasi bawal talaga. So, sinigang na isda, pwede. Sinigang na baka, sinigang na beef, pwede. So yung ang ginagawa ko yon, sinisigang ko rin kasi ang chicken breast, yung akin lang, tapos nagsisigang din ako ng isda, sinigang na baka, tapos ano pa ba, gulay, yung broccoli, maganda rin yung broccoli. Ang ginagawa ko doon naman sa broccoli, ini-steam ko lang siya for 5 minutes or 3 to 5 minutes, ini-steam ko lang siya. Tapos, meron akong sausawan noon na binibili dito. Yun, sinasausaw ko lang doon. Yun ang kinakain ko. Basta importante, mabusog tayo. Kasi actually, yung mga cancer patient pala, mas maganda pang mag-diet ka
kesa naman sobrang busog mo. Kasi like ako, ang nung nakaka 4 cycle pa lang ako, nag-gain na agad ako ng timbang. Nag-gain ako ng 2 kilos. Eh, ang sabi sa akin ng oncologist ko, hindi ka pwede mag-gain ng timbang kasi kung every 2 weeks, mag-gain ka ng timbang, magbabago yung mga dosage na i-ano sa'yo. So, kailangan, maintain mo lang yon. So, ngayon, para ma-maintain ko yung ano na yon, yung tawag dito, yung timbang na yon, ang ginagawa ko rin pala, isa sa mga naging ano ko, mga cereals. Pwede rin kasi yung cereals, replacement dun sa kanin. Ang ginagawa ko naman sa cereals, merong nabibili na gatas na parang ano siya, galing sa soybeans. Yun ang, yung black soybeans, yun ang ano, yun ang yung milk na yon, hindi galing sa cow, kundi sa soybeans. Yun ang nilalagay ko sa cereal. Tapos yung cereal, meron din mga cereal na hindi pwede. Dapat yung cereal na made of wet, yung wet, meron ganun eh, na hindi siya ano, hindi siya dapat kasi dahil yung flour nga pala, yung katulad ng mga tinapay, flour yon. So white flour ay hindi po pwede, bawal din yon kasi parang kanin na rin siya. So marami rin talagang dapat mong alamin na mga pagkain na hindi po pwede sa may sakit na cancer. Kasi ako talaga, kaya rin siguro mabilis yung paggaling ko, madali ako nakapag-survive kasi talagang tinutukan ko rin yung lahat ng intake ko. Hindi po pwede yung makakita ako ng masarap or madalas nag-uwi ng fried chicken, yung KFC, yung kapatid ko dahil nga yung anak niya mahilig sa chicken. So, kahit anong sarap pa yan, ang bango-bango, tinitingnan ko lang, sabi niya kain ka, ino-offer ako sa akin kasi buy one take one, ang dami, tapos ang init pa, sabi ko ganyan, kayo na lang muna kumain yan. Kasi kung yung fried chicken na yon, kung konti na yon ay kakainin ko at makaka-apekto sa kalusugan ko, rather wag na lang kasi ako rin din maghihirap. So talagang iniwasan ko, as in wala talagang oil ang kinakain ko, yung ang ginagawa ko naman kasi bawal din yung grill, yung igi-grill mo, yung igahawin mo, bawal din yon kasi inausukan na. So bawal din yon. So lahat lang steam ang ginagawa ko. Yung isda, ang ginagawa ko naman sa isda, pinapaksiw ko. Paksiw kasi pwede yung paksiw dahil hindi siya masyadong wala siyang oil. So, tapos nag-try din ako, pwede rin ginataan. Nagagata ako ng mga gulay. Yun ang ano ko, alternatives ko. Mas maraming gulay, mas okay. Like lalo na sa Pilipinas, nami-miss ko yung malunggay o kaya talbos ng kamote. Lahat ng green leaves na pwedeng ano, yung mahilig naman sa talbos ng kamote, pwede rin ako kasi sa Bicol, kasi taga Bicol kasi kami, kaya ginagataan ko yon. Dito ginagataan ko rin yon. Tapos yung dahon ng talbos ng kalabasa, lahat din yon. Kumbaga parang ginagataan ko yon, pinaghalo-halo ko lang kung ano yung mga pwedeng ganun. Tapos yung sitaw, maganda rin yung sitaw, gataan nyo rin lang o kaya isama nyo sa paksiw. Yun yung mga replacement na sinasabi ko na pwedeng kainin natin. Kasi ako dati minsan nawawalan din ako ng sabi ko, ano bang pwede kong kainin? So mag-iisip ako. So ako mismo, dahil ako nagluluto ng kinakain ko, ito pwede dahil basta wala siyang mantika. Kasi yung mga mantika na galing sa nyo or galing sa kung ano man, lahat ng mantika bawal. Pero may mantika pala na pwede na ginagamit ko, yung ano, yung grape seeds. Yun ang ginagamit ko kasi yun lang daw ang pwede para sa akin. So pwedeng pangprito naman yun. Yun ang binibili ko na grape seeds oil na yun, pwedeng pangprito ng isda or pang ano ko, ng sunny side up sa itlog. Yun ang ginagawa ko. So yun ang mga kinain ko rin na katulong doon sa mga prutas, aside from sa mga prutas, yun nga yung sa tanghali, cereal, and then saging, or prutas, may prutas pa rin, hindi pa rin nawawala ng prutas, pero may cereal, o kaya, yun nga yung milk na galing sa soybeans. Kasi yung ano na yun, yung mga beans na yun, walang problema. Tapos pwede rin pong pagkain yung
alternative kung wala pong ano, wala po tayong mabili na kung, kasi mahal ang beef, pwede pong kapalit noon ay ang tofu, yung tokwa. Kasi yun po ang ginagawa ko, yung tokwa, ini-steam ko lang yung tokwa. Pinapakuluan ko, tapos ini-slice ko isang piraso noon, tapos ang gagawin mo lang doon, kumukuha ka ng konting sawsaw, yung soy sauce, pwede naman. Konting lagyan mo ng kalamansi para magkalasa. Yun kasi actually yung mga nagki-chemotherapy, karamihan nawawala ng appetite. Sa awa po ng Panginoon, sa awa ng Diyos, hindi po ako nawala ng appetite, kaya hindi ko talaga na-experience ng ganun. Siguro nga kaya hindi ako nawala ng appetite dahil nga siguro sa doon sa mga kinain ko na puro prutas, and at the same times hinahaluan ko rin ng mga nuts. Meron din kasi mga nuts kasi kailangan din natin yung nuts sa nuts. Yung mga nuts kasi like yung almonds o kaya yung pumpkin seeds, meron din doon na oil na nakukuha na anti-cancer din. Parang para hindi mag-grow yung cancer cells natin. Kasi ako, kumakain din ako ng walnuts, kumakain din ako ng almonds, pumpkin seeds. Yun ang pinaghahalo-halo ko para talagang gusto ko hindi siya mag-grow yung cancers. Yung cancer natin. Nagkataon lang talaga kasi na nandito ako sa Korea, kaya kumbaga nasundan ko lahat ng mga anti-cancer foods. So mga para hindi mag-grow itong cancer na to, kailangan masugpo to ng ganito. So importante rin na lagi mong itatanong sa nutritionist, kasi lahat naman ng hospital may nutritionist. Tapos kung wala naman, siguro pwede rin naman kayo magtanong-tanong sa mga libreng hospital ng kung magpapa-hospital kayo. Basta importante na itanong nyo sa nutritionist kung ano yung tamang pagkain para sa inyo. Kasi ako po, yun ang naging daan ko, and then at the same time, swerte ko lang din kasi yung pamangkin ko nag-aaral din ng bilang nutritionist. Kaya nag-guidean ako ng mga dapat kong kainin. So kaya gusto ko na lang na i-share sa inyo na hindi po kami mayaman. Mahirap din lang ako. Kumbaga, sa sobrang kahirapan kaya ako napunta dito. Siguro later on, ikukwento ko rin sa'yo kung paano ako nakarating ng Korea, paano ako dinala dito ng Panginoon, kung bakit ako nandito ngayon at dito ako nagtrabaho. Matagal din ako nagtrabaho sa Pilipinas, kaya lang nung nagkaroon ako ng tatlong anak, dumadami na sila, tapos sabi ko, kailangan kong umalis, at hiniling ko rin sa Panginoon na humingi rin ako ng guidance lagi sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi rin na only Jesus Christ is the answers of all our prayer, of our problems and illnesses. So, connect lang po yun. So, sa susunod po yun ang kukwento ko. Pero dahil sa mga nagtatanong nga tungkol sa mga pagkain na pwede kong kainin, sa ngayon po yun lang muna ang maishishare ko sa inyo, dahil ayokong masyadong humahaba yung mga videos ko kasi mahihirapan din naman kayo. Pero as much as possible po talaga, yung lahat ng kakainin natin, walang oil, iwas sa oil, iwas sa lahat ng matatamis, kahit masarap yan, bawal, bukod lang po dun sa mga prutas na matatamis na natural, hindi siya processed. Tapos lahat pong, yung noodles po bawal, binawal din sa akin yan, nabawal sa'yo yung noodles. Tapos yung mga white, mga tinapay na nabibili lang sa mga tinda-tindahan, bawal po yon. Kailangan yung tinapay mo siguradong malinis, kasi pag naka-open na yung mga pagkain sa labas, yung mga street foods, lalo na sa Pilipinas, yung bibili ka lang ng luto sa tindahan or ano, dapat po talaga lahat ng kakainin mo mainit, uminit, kumulo, kasi yun po ang number one. Kasi pag halimbawa, bibili lang tayo ng kung ano-ano dyan, sa hindi natin alam kung anong bakterya meron doon. So number one yun, kasi imbis na gumaling ang katawan natin dahil na ano tayo ng bakterya, baka lalo pang napalala, lumala. So isa pang nagkukos siguro ng mga sobrang yung iba, yung ang bibilis, sabi nila masyado kasing binibaby yung sakit, pinapakiramdaman. Huwag pong ganun ang attitude natin. Pag meron po tayong nararamdaman, huwag po nating isipin agad yon na may sakit ako ganito. Hindi po ganun. Dapat ang attitude natin ay wala yan, binibigay ko sa Panginoon yan, kasi ang Diyos lang ang lahat ng nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. So
Sabi nga ng Panginoon, ilang beses man tayong magkasala, ilang beses man tayong gumawa ng kasalanan, nandiyan lang ang Panginoon para umalalay sa atin. Kasi ang Diyos lang naman ang Diyos, hindi siya marunong magalit. Hindi siya nagagalit, kundi lagi siyang nakaantabay sa atin kung paano niya tayo ilalayo sa anumang masama. So, ganun lang po ang maishishare ko muna sa inyo tungkol sa mga pagkain, at the same time, lagi kong hindi nawawala yung pananampalataya, kasi yun po talaga ang number one sa lahat na syempre, ang sabi nga na nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. So, gawin natin yung nararapat na para sa atin, iwasan natin yung mga hindi po pwedeng kainin, kahit gaano pa yan kasarap, ang kainin lang natin yung mga tamang pagkain para sa atin dahil tayo ay may karamdaman. So ngayon, pag gumaling na tayo, huwag na tayong bumalik sa dating lifestyle natin, kumbaga parang complete change na rin sa ating lifestyle. Like ako siguro, dahil dati umiinom ako, so ngayon, sigurado pong hindi na ako pwedeng uminom ng mga alak or kung ano pa mga hard drinks dyan. So, pwede, although sabi naman ng dati, sabi ng nutritionist, pwede yung wine, depende sa wine, pero mga shot lang, hindi po pwede yung maramihan. Kumbaga parang ano rin. So, sa ngayon, yun lang muna po ang maishishare ko. Sana po ay may napulot na naman kayo na advice na mga experience ko. Hindi ko po sinasabing perfect lahat ng inano ko, pero gusto ko lang po i-share sa inyo kung bakit ako ang bilis mag-survive doon sa cancer stage 4 na na-experience ko. Kasi on my fourth chemotherapy pa lang, sinasabi ko sa inyo na yung hindi na nila kayang lunasan ay nalunasan pa. Kumbaga parang gumaling pa ako dahil nga sa siguro na rin sa mga kinakain ko, dahil na rin sa pananampalataya ko, at dahil na rin sa mga food intake na inaano ko, lalong-lalo na po yung sinasabi ko sa inyo na ginger tea na napaka-epektibo. Sa tingin ko po, isa yon sa mga nagpaganda ng blood circulations ko, pati yung eyesight ko. Lahat kasi yung sa luya at saka sa bawang na combination ay nandudo na po lahat. Kahit po hindi tayo mag-antibiotic, ang antibiotic, at the same time yung bawang ganun din. So, malaking tulong po talaga. So, ako po, nagpapasalamat na lahat, maraming nagme-message sa akin, may mga tumatawag, may mga nagtatanong. Sana Panginoon ay tuloy-tuloy mo akong gabayan na maipamahagi ang istorya ng buhay ko na ma-share o pang makatulong sa mga taong sinusubok ng pananampalataya, at hinihiling ko rin sa Panginoon na tuloy-tuloy lang na maipamahagi ang salita ng Diyos sa mga tao na magtiwala sa Panginoon, kasi yun ang number one, na siya lang talaga ang tunay, totoong doktor. Siya lang ang righteous, siya lang ang lahat. So, siya lang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay natin. Pero dapat tulungan din naman natin ang buhay natin kung gusto pa natin bumaba pa. So, hindi lahat ng pagkain pwede. Disiplina sa sarili ang number one. So, yun po. So, sana po yung mga makakapanood nito, pakishare na lang po sa inyong mga kaibigan, sa mga kapatid o kaya sa mga kamag-anak. Ako po ay isang lung cancer survivor, stage 4 terminal cancer na ang tawag nila. So sa akin po pagsusumikap at sa akin po mga ginawa ay medyo naka-survive po ako, at ako po ay maganda na ang pakiramdam, walang anumang sakit, anumang karamdaman. So maraming salamat po. Hindi po ako nilagnat kahit ano paman mula noon. Basta tiwala lang sa Panginoon, ibigay natin lahat sa Panginoon. Lahat ng yun ay ibibigay din sa atin ng Panginoon pabalik. So, yun po. Sa susunod po, kung ano pa mga katanungan nyo, sasagutin ko rin through videos na lang, kasi maraming nagme-message sa akin private, sa messenger, na mga nakukuha ko sa Facebook na nai-inspire sila sa mga sinasabi ko, sa mga binibigay ko sa kanilang tips. So, sana dumami pa kayo, at hindi po ako nandito sa YouTube para to create money. Nandito po ako sa YouTube to share my stories and to share
yung mga napagdaanan kong journeys about sa lung cancer. So maybe next time ay ang ikukuwento ko naman sa inyo ay how Jesus Christ changed my life, how Jesus Christ works on my life. So maraming salamat po. Diyos mabalos sa Indogabos at pagpalain tayong lahat. Maraming salamat.